Alisin ka mo yan. Alisin to. Baby. Pahawak ka, baby. Tapi be. Ah, ni
May mga salita po na kailangan ko pong i-ano sa atin. May isang mayaman na nagdaramit ng mamahalin at masaganang sagana sa pagkain araw-araw. At may isa namang pulubing na nangalang Lazaro, tagtag ng sugat na nakadalumhasay sa may pintuan ng mayaman upang mamulot kahit
mumung na hulog mula sa hatag ng mayaman. At doon nilapitan siya ng aso at nilaan ang kanyang mga sugat. Namatay ang kunobi at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay din ang mayaman at inilibing. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa hadis, tumingala siya at kanya, sa kanyang pagdurusa doon sa hadis, tumingala siya o yung mayaman at kanyang natanaw sa malayo si Lazaro. At sabi niya, Amang Abraham, pwede bang isaw-saw utusan niyo si Lazaro na isaw-saw niya ang kanyang daliri? Ano? Sa kanyang gayet sa dilaya lamang. Kahit dila man lamang. Ano? At sabi doon, bakit isaw-saw? Kasi ang lugar na kung saan pinuntahan ng mayaman, mainit. Hindi pa po yun impyerno. Baka sabihin ko, marami po mga nagtuturo na ang sinasabi ay impyerno na po doon. Yun po ay waiting seat. Ano? So makita po natin, parang waiting seat pa lang po yan. Hindi po yun ito ang impyerno. Impyerno. Sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, Anak, alalahanin mong nagpasasak ka sa buhay sa ibabaw ng lupa. At sila sa'yo'y nagtiis ng kahirapan, ngunit ngayon inaalim siya rito samantalang ikaw ay may magburusa. Higit sa lahat, inilagay sa pagitan natin ang isang malaking bangin upang ang mga narinig ay hindi makaparian at ang mga nariyan ay hindi makaparinig. At sinabi ng mayaman, kung gayon po, Amang Abraham, ipinamamanhid ko sa inyong papuntahin si Lazaro sa bahay ng aking ama. Sapagkat ako'y may limang kapatid na lalaki, paruroonin nga ninyo siya upang babalaan sila at nang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham na sa kanila ang sinulat ni Moises at ng mga propeta, pakinggan nila ang mga iyon. Hindi po sapat ang mga iyon, tubuhin niya. Ngunit kung umunta sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, tatalikda nila ang kanilang kasalanan. Sinabi sa kanya ni Abraham, kung ayaw nilang pakinggan ang mga sinulat ni Moises, at ang mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay. Let's pray, Panginoon. Salamat po sa mga salita na aming pong gagamitin. Dalangin po namin magbigay nawa ito ng kalinawan sa bawat isa sa amin ng nakikinig. Purihin ka, O Diyos, kayo po ang tumayo at kayo po ang magsalita sa aking kaharapan upang kayo, Panginoon, ang mahayag at hindi po ako. Umalating ka, O Diyos, sa pangalan ng Panginoon. Amen. Makita po natin dito, tatlong bagay lamang po ang atin pong ibibigay sa inyo bago po dahil yung tubako sa basa-basa po sa atin pong pagkatid. Ito lang. Tandaan po natin, kapag namatay po ang isang tao, ano sabi dito sa Bible? Kapag namatay yung isang tao, automatic, pupunta na sa paruroonan. Kung saan ang destinasyon ng ating kalag, dito na yung makadto. Kung ikaw ay sa impyerno, doon ka sa lugar ni ng mainit. Pero hindi pa po yan, waiting seat ka lang po yan. Kasi ang pupunta po ng lahat ng makasalanan, yung lahat ng papunta ng impyerno, no? Ang lahat ng papunta ng impyerno, ibig sabihin po, waiting po yan. Kasi hindi pa po nahuli si Satanas para dahil ihulog siya doon sa naglalagablad na po. Kapag nahuli na si Satanas, kanto galing ko dayan. Siya pag nahulog sa doon sa naglalagablab na po. Saka lang po 'yan dadalhin lahat ng mga kalag na papunta ng impyerno. Tapos ano po? Matagal pa po 'yan. Kasi wala pa po yung second coming. Ang pagdating po ni Jesus, kapag siya po ay dumating at nawala na po yung mga Christian na sinasabi natin, iyon po ay magkakaroon na po yan, magsimula na po. Ibig sabihin, nag-rapture na po yung mga Christian, yung mga naniwala kay Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon ng kanilang buhay, sila po mawawala. Pangalawa, yun na po. So, huhuli na po si Satan doon. Ano? So, marami pa, may mga 300, 350 years pa bago po mangyari doon. Ang dami ng ano,
Pero dito, bibigyan po natin ng pansin. Ito pong salita ng Diyos. Na kapag namatay ang tao, automatic, wala. Isang kisap mata mo lang, ganun po. Yung datay na danay ay naka-oxygen. Ang dami ko ng experience na pinagpipray namin na matatanda na talagang naghihingalo na nakita ko yung buhay ni nanay, yung kanyang kalagayan. At nung panghuli na tinanggalan na siya ng oxygen, at nung hindi po siya tinanggalan ng oxygen, sabi ko, iba na ang dating. Sabi ko, Lord, ayoko nang tingnan yung nanay ko. Ayoko na. Kaya na kayo po na lang po habang ano, hanggang sa binuksan ko yung cellphone ko, dinulugan ko siya after na nag-pray ako sa nanay, sa Lord. Sabi ko sa Lord, at after noon, ang gabi na yon, sabi ko, Lord, hindi ko na kaya tingnan yung nanay. Siguro it's time na pahingahin mo na siya. At sigurado pagod na po yan. Pagod na siya sa kanyang karamdaman. Pagod na siya sa kanyang kalagayan. Pagod na rin siya sa paghihintay sa kanyang mga anak. Nung marinig ni nanay na hindi na darating dahil nga doon sa mga pangyayari, sabi ko parang yun na. Yun na yun, sabi ni nanay, na pinipilit niyang hintayin. Pinipilit niyang mabuhay para sa kanyang mga anak makita. Sa kanyang mga kapatid, sa kanyang mga ano, pero pinipilit niya, nakikita ko na pinipilit ni nanay para lang makita. Pero nang marinig niya na parang hindi na kami matuloy dahil na doon sa nangyayari sa pamamaraan ng gobyerno, parang yun na. Sabi ko, ito na yung time. Kaya nag-pray na lang ako kay Lord. Yung sabi ko ay, pinabaya ko na sa iyo, Lord. So, natulog ako pagdating ko ng 12 o'clock na may nagising sa akin sa reception. So, wala na sinan. At hindi po ako nagsisi na wala na po si nanay. Ang pinasalamatan ko ang Diyos, Lord, salamat, pinahinga mo na si nanay. For how many years na naghihirap siya sa kanyang karamdaman? For how many years naghihirap yung kanyang, hindi naman sinasabi natin na nagsawa na yung mga anak niya sa pag-alaga sa kanya. Natutuwa nga ako kasi may mga utod ako na pabalik-balik sa bahay para i-maintain yung kalagayan ni nanay. Kahit na nalalaman namin na si nanay lagi nasusundo sa loob ng turukba ng kalabaw, ano, dahil wala na sa kanyang kaisipan. So, sabi ko, Lord, pinabaya ko na yun sa iyo lahat. Salamat sa mga utod ko na nagtsaga kay nanay. Sa mga utod ko na nagbulig, bisan malayo pero nagbulig. Sa inyo na mga kaibigan, mga utod ni nanay, mga pamangkin, salamat. Sa mga apo, grabe yung pagtsatsaga. Kaya binigay ko na kay BI, kay ano, kay Mayen. So, sila yung kasama na tumutulong, nag-aalalay. Pero dito, balikan po natin. Alisin po natin siya. Balik po tayo sa salita ng Diyos para at least makuha natin. Well, yun po yung sinasabi ko sa inyo. Kapag namatay po ang tao, wala pong 30 days, wala pong 40 days, wala pong araw, automatic pag isap mata mo, once na umiwalay ang katawan mo, ang kaluluwa mo sa iyong katawan, automatic, wala ka ng buhay. Automatic na sa piling na po kung saan kay Abraham o doon man sa waiting seat na sinasabi natin. Ganon po kabilis. Hindi po, mali po yung sinasabi natin na nag-iikot pa yung mga kalag. Tandaan po natin yon. Wala na pong kalag nag-iikot-ikot kasi automatic po, automatic, babalik po yan sa Diyos. Kung saan sila po po. So ngayon, kung makita po natin, once na humiwalay doon, automatic pupunta na. So, alin ngayon, itatanong ko sa inyo, alin ngayon ang nakakaramdam sa atin? Kung napasok ka, sino ba ang nakatikim na ng paso dito? Ako, napaso na ako. Ang sigaw, di ba? Nasugatan ka, ang sigaw mo ano? Aray. Bakit ka nag-aray? Kasi naramdaman mo. Alin ngayon ang nakakaramdam? Kaluluwa, katawan, o espiritu? Katawan.
nakakaramdam ang katawan kasi mayroon ka pang kaluluwa. Pero kapag umalis ang kaluluwa, kahit anong gawin sa katawan, wala nang aray. Tama? Ibig sabihin, ang katawan natin, kahit anong gawin, walang kabuluhan. Pero ang ating kaluluwa, may kabuluhan dahil ano, yun yung babalik sa Diyos. Tama? Yun yung babalik sa Diyos para ano, babalik sa Diyos yung kaluluwa. Yung katawan natin, so kahit ano pa yung saksak, walang mangyayari dyan. Ano? So yun. Kaya makita ho natin. So, sabi dito, hindi na. At sabi ni Abraham, ang mga narinig ay hindi na makaparyan. Ibig sabihin, kapag nandoon ka na, hindi ka na pwede bumalik. Hindi ka na pwede umalis doon. Pangalawa, ano pangalawa? At sumigaw siya, amang Abraham, mahabag po kayo sa akin. Utusan ninyo si Abraham. Pangalawa, at sinabi ng mayaman, kung gayon po, amang Abraham, ipinamamanay ko sa inyo, papuntayin si Lazaro sa bahay ng aking ama, sapagkat mayroon pa akong limang kapatid. Gusto ng mayaman na masiran yung kanyang limang kapatid na makakilala din sa Diyos, na hindi umantong sa patutunguhan ng mayaman. Nakuha nyo? Ayaw ng mayaman na yun, ang kanyang mga kapatid, mapunta din sa lugar na kanyang pupuntahan. Kaya ang gusto niya doon kay Abraham, papuntahin mo doon si Lazaro para sabihan sila. Pero ang sagot sa kanila ni Abraham, nasa kanila na ang kasulatan. Ang sulat ni Moises, ang Bible. Ibig sabihin, nasa atin na po yan kung maniwala ho tayo sa hindi. Ano? So yun po. Kaya, nung malalaman niya yun, sabi niya, sabi ni Abraham, ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, nasa kanila na ang sinulat ni Moises at ng mga propeta, pakinggan ng mga iyon. Pangatlong sagot, hindi po sapat ang mga iyon, tugon niyang mayaman. Ngunit, kung pumunta sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, kataligtan nila kanilang mga kasalanan. Sinabi sa kanya ni Abraham, kung ayaw nilang pakinggan ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta, hindi rin maniniwala kahit ang isang patay na muling nabuhay. Ibig sabihin, kahit mabuhay pa, mabuhay si Dani, baka nagsaktuhan tayo. Ano? So, ibig sabihin, marami na po silang kukwento na sila'y nabuhay at kinukwento nila yung langit. Pero wala naman po naniwala. Isa sa mga rason kung bakit sino yung namatay na muling nabuhay na hanggang ngayon yung pinaniwala ng tao. Si Jesus. Si Jesus ang muling nabuhay, namatay, muling nabuhay, pero pinaniwalaan pa ng tao at sino? Hindi. Pinapaliwala yung pagkabuhay muli ni Kristo. Ibig sabihin, malinaw ang sinasabi ko dito. So, tatlo po yan. Yun po yung tatlo na bagay na pinapakinggan sa atin ng pinapakita ng Diyos. So, nasa atin po yan kung paano natin tatanggapin dito sa ating buhay. Gusto ba natin doon sa lugar na kinaroonan ng mayaman o gusto natin sa buhay na kinalalagyan nila sa piling ng Diyos? Okay? Ngayon po, start po tayo. Pupunta po tayo sa pagdating sa huling untungan ni Nanay. Okay? Gamitin ko na po sapagkat siya naman po talaga ang ating nanay. Ano? Dako po tayo. Manalangin po tayo. Mapagpalang Diyos, tulad ng pakikiramay ni Jesus, kina Maria at Martha, sa libingan ni Lazaro, kami po ay lumalapit sa inyo, alang-alang sa naulila ni Salusya Bigas Bail, nagpakumbabang inihiling namin sa iyo na ipadama mo ang iyong banal na presensya sa kanila upang lalo pa nila maramdaman ang iyong pag-ibig. Patunayan mo po sa kanila na sa iyong piling ay may tunay na pag-asa at kapayapaan. Palakasin mo po ang kanilang loob maging ang kanilang mga katawang pisikal upang mapagtagumpayan nila ang pagsubok na ito. Ipaalala mo sa kanila na ikaw ang Diyos na umaaliw sa mga naghihinagpis sa pangalan ni Jesucristo na aming Panginoon. Pagkatapos ninyong magtiis ng maikling panahon, ang Diyos na bukal ng lahat ng pagpapalang siyang magbibigay sa inyo ng kapayapaan.
katatagan at isang saligang matibay at di matitinag. Siya rin ang umirang sa inyo upang makihati kayo sa kanyang walang hanggang kalwalatian kasama ni Kristo. Sa kanya ang kapangyarihan magpakailanpaman. Amen. Sa kanya pong pagkamatay, sinira ni Jesus ang kapangyarihan ng kamatayan. Sa kanyang muling pagkabuhay, binalik ni Jesus ang ating buhay. Siya ang muling tabalik na puspos ng kaluwalhatian. Sa kanyang pagbabalik, hindi pa rin natin alam kung ano ang mangyayari sa atin. Subalit, alam natin na sa kanyang pagparito, tayo ay magiging katulad niya sapagkat makikita natin siya ng mukhaan. Manalangin po tayo. Iaawit pa tayo. Isang awit. Awitin natin yung kanta I Surrender. Yeah.
aming Diyos doon sa langit, ang may akda ng buhay at kamatayan. Aming pong kinikilala na ikaw ang bukal na tunay na kapayapaan at kaliwan para sa mga nagtitiwala sa iyo. Ipagkaloob mo po ang iyong kaliwan para sa mga kapatid namin na mimigahati dahil sa pagpanaw ng kanilang mahal sa buhay na si Salusya Bigas Bael. Tulungan mo kaming lubusang magtiwala sa iyong kaluban para sa amin. Nang sa gayon, aming sa aming pagpanaw sa mundong ito, masumpungan naman namin sa iyo ang isang walang katapusan at maluwalhating tahanan. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Pakinggan po natin ang salita. Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang nananalig sa atin kahit namatay ay muling mabubuhay. At sino mang nabubuhay at nananalig sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Ang tanging nangaring ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo. Maranasan ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na magkuli. Makihati sa kanya mga hirap, matulad sa kanya pati sa kanya ang kamatayan, sa pag-asang ako'y muling bubuhayin. Si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan at inaakay niya ako sa tahimik na bakisan. Kahit na ang lang ito'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ikaw kaagapay. Ang tungkot mo at pamalo ang gabay ko at tanggalan. Lumapit kayo sa akin kayong lahat na napapagal at nabibigat ang lubha. Pasanin ninyo at pahingahin ko kayo. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob. Makakasumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Ito po ang salita ng ating Panginoon. Sa huling pagkakataon ko, bibigyan po natin yung galaw na lang ba ang utod ni Nanay na bibigyan. Pagkat po natin sa lasa unahan. Tay. Alis po na mga bata. Tay. Yung inyo pong pagkadkudra kay Nanay, yan po ay noon na po ang huli ninyo makita si Nanay. Tanoon na po ninyo siya. Tawagon po natin ating po mga mga anak po ni Nanay. Tawagin po natin yung Nanay. Okay. Ipulong kayo na muna. Maya pa. Umaya na po. Okay. Say Manang Ibing. Manang Ibing, Nanoy Dani. Daritso na po kayo dito. Nanay Marines, Dani. Ako nandito na rin. Pulong ko. Sige, dyan ka na. Sino pa? Doy. Okay. Sa inyo po muling silip sa kay Nanay. Bibigyan ko po kayo ng ilang sandali. Ano? Akyat po. Masyadong ano, kasi para magbigayan tayo dito na tayo matapos. Ay!
dahan lang. Ano po, wala tayong mangyari dito. May paan mo po na. Ang pansa ay na. Ang pansa ay na. Ang pansa wala na si tama gawa. Pusok na tayo. Natapos na na. Para masunod na tayo. Pusok na. Pusok na. Meron pa pang gusto ng sili para ka na. Sa mga kumaganap. Para matapos na natin. Pagka sige po, okay na po, pwede na po tayo bumalik. Meron pa, wala na. Nasa yung lupa? Ibigyan mo na sila? Bulaklak pa lang. Or magsikuha sila, lapit kuha. Kuha lapit? Hindi, bigyan mo na lang sila. Kung sino ang gusto? Sa inyo lalo sa mga matutod anak. Sige po, ready ka, ano, sabi, ano? Yung kanta? Habang dadalhin si nanay sa, ano? Sino, sino? Baby boy. Okay na? Start na kita? Kung kaya na sa mga ipatatong bagay.